Hello, magandang araw po na naman mga kailan. Sa video ito ay ating pag-aaralan kung paano i-set up ang thermostat o temperature controller. Itong ginamit nating thermostat ay yung madaling i-set up po. Ang purpose pala ng thermostat ay siya yung tagapataysin din ng ilaw ng incubator natin. Kung naabot na niya yung maximum limit na init sa loob ng ating incubator ay kusa pong mamatay yung ilaw. Ganun din pag nasa minimum ang init ng ating incubator ay kusang ilaw din po. Ganyan po ang trabaho ng temperature controller, mga kailan. Sa bandang huli po pala ng ating video ay ating alamin kung magkano po ang aking nagastos sa aking homemade na manual incubator. Kaya inanyayahan ko kayo na panoorin hanggang matapos, at baka ang video natin ngayon ay may tutulong po sa inyo. Welcome back po mga kailan. Review lang po natin ng konti. Ito po yung wire na sensor. Ito po yung connection sa ilaw at saka fan. Ayun, no, dalawang wire, yellow at saka black. Snickered natin ng electrical tape. Ito naman red at saka black. Ito natin kinunik yung power. Lagyan natin ng plug sa dulo. Ito natin isasaksak sa saksakan. Ang aking incubator na ito ay ginamitan ko po siya ng EVR. Bago isaksak sa kuryente ay isasaksak natin muna sa EVR. Ibig sabihin ng EVR ay auto voltage regulator. Siya po yung nagre-regulate ng current, ng flow ng current na supply sa ating incubator. Tumaas man o humina yung current, yung flow ng current na ibibigay ng EVR ay continuous pa rin. Hindi madaling masira yung thermostat at saka hindi madaling mapundi yung bulb natin. Yan ang silbi ng EVR. Ang EVR, sasaksak natin na sa current. Ayan. Kahit walang EVR, pwede po naman. Ayan. Yun lang silbi ng EVR para sa continuous flow ng current. Stagnant po yung current na ibibigay. Hindi yung tumaas, hindi bababa. Ngayon mga kailan, si-switch on na natin para ma-set na natin yung ating thermostat. Yan, umilaw na. Pwede natin iset ang thermostat natin. 33 point something ang init sa kinalalagyan ko ngayon dito. Itong up at saka down arrow, yan ang gagamitin natin para i-set yung maximum limit na init. I-press natin itong down button, press and hold lang po. Ayan, pag nag-blink na ganyan, pwede natin i-set yung temperature. Ayan, nag-blink na. I-press natin yung down para bababa yung reading. Ilagay natin po sa 37.8. Yan ang ilagay natin maximum.
Ngayon, lalagay natin naman yung minimum reading. Hold and press din itong app. Ayan, nag-blink na. Ay, nakasit na pala ng 37.2. Yan, maganda na yan. Ang init pala ng incubator natin ay dapat nasa 37.5 po. Yan, 37.5 para mapisa po yung itlog natin. Saan ko po naman kinuha yung 37.8 na maximum at saka 37.2 na minimum? Mga kailan, ginamitan ko lang siya ng standard na competition, yung tolerance na sinasabi. Ganito ang pag-compute: 37.5 minus in positive 3. Ayun, kaya yung 37.5 plus 0.3 equals to 37.8. At saka yung minimum na 37.2, yung 37.5 minus 0.3 lang yun, kaya naging 37.2 para doon mag-rinse yung init sa loob na incubator natin. Pag naaabot niya yung maximum, iilaw, at saka yung minimum ay baliktad yata. Pag 37.8, patay yung ilaw. Pag 37.2, iilaw ulit. Ganun, para may rinse. Yan ang sinasabi nilang tolerance. Ayan, inuuhan nyo mga kaibigan. Ganun lang po ang mga pag-setup natin. Okay, sana nakuha nyo ang pag-set up para at least may naitulong man ako ng konti. Ngayon, subukan na natin. Ilapat lang natin itong sensor sa ilaw para mas madali. Okay. Ayan, mga kailan, gumana po ang ating incubator. Ang kulang na lang natin ay yung itlog. Itlog na ipapisa natin sa ginawa nating incubator. Ayos. Punta naman tayo ngayon sa competition ng mga materialis kung magkano po ang aking nagastos sa aking homemade na manual na incubator. Okay. Sa competition naman po tayo mga kailan. Yung kahoy, plywood at pako ay hindi ko yan binili. Hiningi ko lang po yan sa kakilala natin na nagpapagawa ng bahay. Ayan. Yung binili ko lang po ay yung mga accessories niya po. Yan po ang competition natin. 1,104 pieces only. Mura lang po mga kailan. Okay, maraming salamat po kailan. Kung sa palagay nyo po ay
nakatulong ito sa inyo at hindi ka pa nakasubscribe, paki-subscribe lang po at paki-hit po yung bell button para ma-update kayo sa susunod nating video. Maraming salamat po ulit sa iyong panonood. Salamat kasi ganda kayo. Sana nakatulong itong video sa inyo at may napulot kayong konting idea. Okay. God bless.